morning. This is Keto Coach Leila. So, samahan nyo ako magluluto ako ng pata tim, guys. So, itong aking biniling pata is boneless siya. So, iaano ko lang siya, guys. Anong tawag doon? Kukuluin muna natin siya ng isang kulo para maalis yung impurities niya, guys. So, bago natin lutuin. Buhugasan natin yan, guys, pag kulo. Palalabasin lang natin yan, yung mga lumulutang na yan. And then, tsaka natin siya titingnan. So, kung bago kayo sa aking channel, guys, please like and subscribe Keto Coach Leila. It's all about keto, guys. So, ito, guys, 30 keto siya considered kasi yung aking gagamitin na soy sauce at tsaka yung pineapple juice is out sa keto, guys. So, ayan. So, guys, ito na yung ating pata. So, i-display ko lang siya ng bahan niya, guys. Kapupulahin lang natin. So, ayun, guys. Yan yung sinukuha nating ano niya. Yung baga na prito ng kaunti, ano. Yung balat. So, yung mahogan yun, ano, na kulay. So, yan yung sinukuha natin pag magpapatating. Kaya, piniprito natin lahat yan. So, ayun, guys. Itimplahan na natin siya. And then, palalambutin ko siya dun sa aking slow cooker, guys. Siya, guys, yung ating pata. So, ang isasabaw ko dyan, guys, is itong aking sabaw na pwedeng pineapple juice or itong gagamitin ko is sabaw ng fruit cocktail, guys. So, para hindi masayang yung ating sabaw ng fruit cocktail, so, ayan ang gagawin natin pinaka tubig niya. So, ayan. So, hindi na tayo maglalagay ng asukal, guys. Kasi, is matamis na yan siya. So, ganyan lang siya, guys. Lagyan natin ng toyo. Tansyahan lang, guys. So, yan. Toyo. So, sa parang pressure cooker na dekuryente yung gagamitin ko, guys. So, yan. And then, lagyan natin ng sibuyas. Guys, sibuyas. Bawang. So, parang style adobo din siya. And then, guys, lagyan natin ng konting asin. Mga 1 teaspoon. Ayan. And then, paminta, guys. So, kung may buo kayo, mas okay, guys. So, wala kasi akong pamintang buo. Kung may laurel kayo, pwede nyo siyang lagyan. Star anise, pwede, guys. Wala ako. So, ito lang yung aking ititimpla. Pero kung mayroon kayo, no, pwede. And then, lalagyan lang natin siya ng konting-konting ketchup, guys. Para lang medyo mamula-mula yung sauce niya. Mga 2 kutsara yan. Konti lang, guys. And then, ayan, palalambutin na natin yan siya sa ating slow cooker. So, siguro, mga, tawag doon. Haluin lang na.
oras to, siguro dalawang oras, guys. So, is ano siya, malambot na malambot ang luto kasi doon kesa sa ano, sa apoy. So, ayan guys, salang na natin siya. So, ayan siya guys, nilagay ko na. So, dyan natin siya pala lambutin sa ating, may tubig yan sa ilalim guys. So, parang double steam yung mangyayari sa kanya. So, yan. So, walang oras guys, depende sa lambot na nung karne. So, ayan na siya guys, nakulo na siya. Mga, ayan, babaligtarin rin natin siya guys. Kita niyo. So, babaligtarin rin natin siya guys para kumapit rin sa kabilang side yung lasa niya. Balik-balikta rin lang natin guys para pareha siyang both side na maluto siya dun sa lasa niya. So, yan. Mamaya babalik rin ulit natin. So, guys, ito na yung ating pata tim. So, bali dalawang salang na to siya guys. Dinagdagan ko siya ng tubig. So, ayan. Malambot na siya guys. So, kukuha ako ng dito ng sabaw. So, palalaputin natin yan siya guys. Gagawa ako ng slurry. Pero ito yung aking gagamitin sa sabaw. So, ayan guys. So, binaligtad ko to pa. Ilang beses ko siyang binaligtad para pumula siya guys. So, balibalig na rin. Naka-slow cooker pa to siya guys. So, may apoy pa yan siya pero mahinang mahina. Para mainit pagkain natin. Pero, babawasan ko na yung sabaw niya guys. Dahil gagawa ako ng sauce niya. So, ayan guys. So, babaligtarin niya lang para pumula siya. Mababad siya sa toyo. So, kababaligtad ko lang nito guys. Pakita ko sa inyo yung laman. Ayan. Mahirap baligtarin. Oh, bigat. Lalo na kung may buto to. Kaya ang binili ko is boneless. So, ganyan yan siya guys. So, ayan. Kababaligtad ko lang guys. So, kukuha ko ng sabaw niya. Palalaputin ko. And then guys, ito yung ating ano. Pagpakulo ka ng tubig, so yung book na yung ilalagay natin dun sa ating pata pinkies, iba-blanch ko lang siya sa tubig. Nilagyan ko siya ng asin guys. And then, i-blanch lang natin to siya. So, pang sa, dito natin, pang sa side dish natin dun sa ating pata pinkies. And then guys, ayun, ito yung aking kinuha na sauce dun sa patating natin. So, gagawa tayo ng palalaputin natin ito siya guys. Ngayon, kuha lang, gagawa tayo ng slurry guys. Ayun, cornstarch na panuwi natin. Isang kutsarang cornstarch guys. Tinagong dito sa sauce.
Ayan guys, ganyan lang. And then yung platter natin mamaya. So, papita ko sa inyo. So, dito natin ilalagay yung pata dip. And then, ibubuhos natin yung sauce na ginawa natin. Nasa slow cooker pa siya. Pinawasan ko lang yung sauce. So, ito yung ating pinaka-final sauce namin. So, wala na akong tinimpla dito guys kasi simplado na yung ating so, cornstarch lang. Pinalapot lang natin. So, ayan. Thank you guys. This is Keto Coach Lila. Mamaya pakita ko sa inyo yung ating final. So, ito na siya guys. Yung ating finished product na pata tim. So, ayan yung sauce na ginawa natin guys. So, ipo-pour lang natin siya sa ibabaw. So, ayan guys. Ready na ang ating pata. So, ayan. Thank you guys. Ayan. First try ko to guys. So, ito is considered siya sa 30 keto guys. Kasi yung ating sauce is out sa keto. So, pero pwede pa din siya guys. So, 30 keto or low carbs. So, thank you guys. This is Keto Coach Leila. Ito ang ating first try na pata tim. Boneless pata tim ang ginawa ko guys. So, kaya ganyan ang itsura niya. Thank you guys. Bye-bye.